Annyeonghaseyo mga chinggu. Welcome po sa Wikang Korea. Ako po si Japex, dating EPS worker sa South Korea. At gusto ko lang po mag-share ng aking natutunan tungkol sa Korean language. Lesson 65, U form. Noong mga nakaraang lesson, napag-aralan na natin kung paano mag-conjugate ng the form to basic form. Mapa regular verb man o irregular verb. So, alam na natin yon. Napag-aralan natin sa lesson 48, yung basic form conjugation rules ng mga regular verb. At sa lesson 49 naman, yung basic form conjugation rules ng mga irregular verb. So, ngayon naman, yung verb or adjectives, kung paano naman siya gawin sa U form. So, ito yung U form rules. Gawin nating example itong useyo or polite command form useyo, yung magalang na pag-uutos. So, meron siyang U. So, una, regular verb. Halimbawa ay kada, to go. Ito ay regular verb. Nakalagay dito, no change. So, wala tayong babaguhin. Tatanggalin lang natin itong da. Then, nakalagay dito, add u, u, or nothing. Pwedeng lagyan ng u, or wala. So, if has pachim, add u. If no pachim, add nothing. So, no pachim. Walang pachim yung ka. Wala siyang final consonant. Kaya, add nothing. Wala tayong ilalagay na u. Seyo lang. Kaya, magiging ka seyo. Go. Or, please go. So, magalang na pamamaraan ng pag-uutos. Please go. Kapag naman may pachim or final consonant, lalagyan ng u, then seyo. Halimbawa ay chatta, to find. Tatanggalin natin ng da plus u seyo. So lalagyan ng u, then seyo. Chaju seyo. Find it or please find it. Hanapin mo or hanapin mo po. So, sa magalang na paraan. So, ito nga palang stem plus useyo ay parehas lang sila ng level of politeness ng chuseyo. Or basic form plus chuseyo na napag-aralan na natin sa lesson 9. Ang pagkakaiba nga lang yung basic form plus chuseyo, yun ay request. Humihingi ka ng pabor na gawin ng isang bagay, then itong stem plus useyo ay command or pautos. So, para silang magalang na pagsasalita. So, halimbawa, basic form plus useyo. Basic form ng chatta is chaja plus useyo. Chaja, useyo. Please find it or pakihanap mo po. So, nahingi ka ng request na hanapin yung isang bagay. Then, ito namang verb stem plus useyo, chajuseyo. Find it or please find it. Hanapin mo po. So, para silang magalang. Then, kapag naman real, irregular verb, tatanggalin natin yung real, then add nothing. So, hindi natin lalagyan ng u. Halimbawa ay palda, to sell. So, tatanggalin natin ang da, then tatanggalin din natin itong real, then add nothing.
wala tayong ilalagay na u. Sa'yo lang. Kaya magiging pa sa'yo. Please sell it or sell it. Ibenta mo or ibenta mo po. So nakalagay dito, real exception. In some grammar structures, the real is not removed. So may mga grammar structures na hindi tinatanggal yung real sa mga irregular verb. Halimbawa sa union, so meron din siyang u. Ibig sabihin nito is if or kung. So halimbawa, palda, to sell. Tatanggalin ang da, hindi pam yun. O hindi parum yun. Pal yun. So meron pa rin riyul. If I sell or if you sell, depende sa pinag-uusapan kung ikaw or ako. Then kapag naman digot irregular verb, halimbawa nito ay tutta, to listen. So change digot to riyul. Tatanggalin natin ang da, then itong digot gagawin nating riyul. Then add u. Magiging duro, then sayo. Duro sayo. Please listen or makinig ka or makinig ka po. So sa magalang na pananalita. Then shiyut irregular verb. Halimbawa nito ay kita, to build. Sabi dito, remove shiyut. So tatanggalin natin itong da, then remove shiyut. Then add u. Kaya magiging ju. Then seyo. Ju seyo. Please build it or please build. Then build irregular verb. Halimbawa nito ay topta. Remove build. So tatanggalin natin ang da. Then tatanggalin din natin itong build, then add u. Kaya magiging tou. Then seyo. To sayo. Please help. Then hiyut irregular verb. Halimbawa nito ay irotta, to be like this. So remove da, then remove hiyut. Kaya magiging iro. Add natin. So hindi natin lalagyan ng u. Sayo lang. So, iro, sayo. Please be like this. Or, halimbawa, yung ginagawa. Ganito po. O, sa ganitong paraan. Then, ru, irregular verb. Halimbawa ay, puruda, to sing. So, no change. Sabi sabihin, walang babaguhin. So, remove the, add natin. So, hindi natin lalagyan ng u. Lalagyan lang natin ng seyo. Puro seyo. Please sing or kanta ka po. Or kanta ka. So, another example ng useyo or seyo. Friendly, polite, or sa kaibigan mo, and high level polite or mas magalang pa. So ganito ang pakikipag-usap. Halimbawa ay, are you studying? Nag-aaral ka ba or nag-aaral ka po ba? Ito ay friendly polite. Kumbuheyo, so kumbuhada, to study. Na ang basic form is kumbuhedenyo. Kumbuheyo, are you studying? Nag-aaral ka ba o nag-aaral ka po ba?
So, friendly, polite. Then, kapag high level, polite, or gusto mong sabihin na mas magalang pa, kumbuhaseyo. Kumbuhaseyo. Are you studying? So, tatanggalin lang anda. Then, add seyo. Kumbuhaseyo. Are you studying? Then, friendly, polite, do you know? Alam mo po ba o alam mo? Arayo. So, alda, to know, tinanggal lang da, na ang basic form ng alda is ara. Then, yo, arayo, do you know? Alam mo o alam mo po? So, kung gusto mo pang mas magalang na pagkasalita, aseyo, aseyo, do you know? Or alam mo po ba? So, mas magalang. So, alda, tinanggal ang da. Then, tinanggal din yung real. Dahil ito ay real irregular verb. Then, seyo. Aseyo. Do you know? So, mas magalang. Then, kapag friendly polite ng pupunta ka ba or pupunta ka po ba? Kayo. Kayo. Will you go? So, kada to go. Tinanggal ang da. Then, yo. Kayo, will you go? Then kapag mas magalang, kaseyo, kaseyo, pupunta ka po ba? So tinanggal ang da, then ka nilagyan ng seyo, kaseyo, pupunta ka po ba? So mas magalang, high level polite. So, sagutan po natin ang mga ito. Polite command form, useyo. So, gagawin natin polite command form ang mga salita na ito gamit ang useyo. Duraoda. Tukambak. Ikda. To read. Hyolda. To open. Kotta. To walk. Putta. To pour. Kupta. To roast. Kurupta. To be like that. Kurupta. To choose. So gawin natin polite command form gamit ang u seyo. So, pause nyo muna saglit at ating pong sagutan. Ang tamang sagot po ay Duraoda to come back, Tura o seyo. Come back or please come back. Bumalik ka or bumalik ka po. Ikda to read. Ilgo seyo. Please read or read. Basahin mo or basahin mo po. Yolda. To open. Yo seyo. Please open it or please open or open. Buksan mo or buksan mo po. Kota. To walk. Kuru seyo. Walk or please walk. Lakad ka na po or lakad ka. Putta. To pour. Puu seyo. Pour it or please pour it. Ibuhus mo or ibuhus mo po. Kupta, to roast. Kuu seyo, roast it, or please roast it. Iihaw mo po. Kurata, to be like that. Kuro seyo, please be like that. Ganyan po. Or ganyang paraan po.
Kuruta to choose. Kuru seyo. Choose or please choose. Pili kapo. So bago po tayo magtapos sa ating lesson, additional vocabulary words muna po tayo. Kul sa nature or chayon. Punge. Lightning or kidlat. Chundong. Thunder or kulog. Kurum. Clouds. Ulap. Keul. Stream. Sapa. Ilmol. Sunset. Paglubog ng araw. Ilchul. Sunrise. Pagsikat ng araw. Soup. Forest. Gubat. Poem. Spring or tagsibol. Yorun. Summer. Tag-init. Kal. Fall or autumn. Taglagas. Kul. Winter. Taglamig. So, sana po ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Next lesson po, Dungan, period of time. So, please subscribe to this channel na lang po and please click the bell button para ma-update po kayo o mag-notify po sa inyo kung may bago po akong upload ng mga videos, like, comment, and share na rin po sa ating mga chinggu na nagsaself-study ng Korean language. Maraming pong salamat at God bless po sa ating lahat.